Samahan niyo ako mga dude. Para sa darating na Holy Week, lalakbayin natin ang mga naggagandahang simbahan dito sa Metro Manila. Aba syempre, palalagpasin ba natin ang mga masasarap na pagkain along the way? Wow! Ano ba naman, mom? Side trip ba mga dude ang hanap nyo? Pwede. So ano pa hinihintay nyo? Let's go! Ang first stop natin, syempre mga dude, walking distance lang ako rito eh. Ang San Antonio de Padua Church. Itinayo ang aming simbahan noong May 14, 1970. Matatagpuan nito sa San Antonio Valley 1 sa Parañaque City. Si San Antonio ay isang Portuguese Catholic priest. Kilala siya bilang Doctor of the Church and Patron of the Poor. Ang next stop? Siyempre, palalagpasin ko ba ang aking alma mater? Ang Nuestra Señora del Buen Suceso o mas kilala bilang St. Andrew Cathedral Parish. Kilala ang cathedral na ito sa one of the oldest churches in the Philippines. Itinayo ito noong May 11, 1580. Siyempre, proud para kay Diyos. Nang dumating ang mga Agustinian missionaries dito sa Pilipinas, dumaong sila sa baryo ng Palanyag, na ang ibig sabihin ay manlalayag. Kaya ipinangalan ito kay St. Andrew dahil siya ang patron ng mga manginisda. Ang next stop natin? Ang National Shrine of Our Mother of Perpetual Help o mas kilala bilang Baclaran Church. Pambansang dambana ng ina ng laging saklolo. Naitayo ito noong December 5, 1958. Dinarayo ito ng mga tao tuwing Wednesday dahil ito ang tinaguraang Baclaran Day. Siyempre, para sulit ang lakad mo, bili na. Wow. Ano malaman, ma'am? Next stop natin, mga dude. Oops, siyempre, hindi muna tayo magmamol. Dahil lang next nating pupuntahan, oops, mga kids, hindi dito. Siyempre, mga lovers, hindi dito. Oops. Hindi rin dito. Medyo rito dahil katapat na na ang Archdiocesan Shrine of Jesus, the Way, the Truth, and the Life Church na nagmula sa Bible verse na John chapter 14, verse 6. Naitayo ito noong 1999.
at itong simbahan na ito ay sikat sa Visita Iglesia. Next up mga dude, punta naman tayo sa isa sa mga sikat na simbahan sa Maynila. Malamang alam niyo na kung saan ito. Ang Our Lady of Remedies Parish, o mas kilala sa tawag na Malate Church dito sa Maynila. Ang simbahang ito ay dedicated kay Nuestra Señora de los Remedios, also known the Patroness of the Childbirth. Ito ay naitayo noong 1937. Sino bang hindi mamamangha sa agandahan ng mga struktura ng ating mga simbahan? Ang last stop natin mga dude. Siguro alam nyo na after na itong arkong to kung saan ang papunta. Ang Basilica Minor y Catedral Metropolitana de la Immaculada Concepcion. Ang haba no! Pero ito ay mas kilala sa tawag na The Manila Cathedral. Ito ay dedicated sa Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Ang orihinal na struktura nito ay itinayo noong 1581. At alam nyo ba, 8 beses nang nirenovate ang Manila Cathedral dahil sa mga natural calamities at gera noong unang panahon. Ang pinakahuling estruktura na nakikita natin ngayon ay natapos noong 1958. Hindi rin mapapantayan ang kagandahan ng buong disenyo ng katedral na ito. Kaya hindi maikakaila na maraming Pinoy ang nahuhumaling na ikasal dito. Sa katabi ng strukturang ito, may kita ang Bureau of the Treasury at ang Palacio del Gobernador. Ang simbahan ay hindi lamang isang struktura o isang haligi. Ito ay sumisimbolo sa liwanag at pag-asa na kahit anong unos o paghihirap ang ating maranasan sa buhay. Siguradong may isang liwanag na naghihintay para sa atin. Ako po si Encyclo John at ito ang Walking Dude TV.